Everybody shout praise the Lord. Hindi lamang po pagkain ang ating pinag-uusapan dito na pangangailangan ng ating pangangatawan, mga minamahal. Yung ating mga plano sa buhay, mga minamahal. Yung mga bagay-bagay na ninanasa ng ating puso. Yung mga pangarap natin, mga minamahal, na minsan hindi natin alam, nagiging hawakan na kaaway para lalo tayong mawala sa pagpapala ng mahal na Panginoon. Everybody see, amen. Kaya kailangan dapat nagbabantay ang Kristiyano. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Si Esau, nadaya siya ni Jacob. Sa panahon natin, sino ang dadaya sa atin? Walang iba. Kaaway ng Diyos. Dahil ang Diyos, ang kaaway ng Diyos, siya ang ama ng pandaraya, ama ng kasinungalingan, mga minamahal. Kaya sabi ng Bible, ano sabi ng Bible? Huwag bigyan ng daan ang kaaway ng Diyos sa ating buhay. Ni, huwag bigyan ng hawakan, mga minamahal, ang kaaway ng Diyos sa ating buhay. Everybody say amen. Miski gatuldok lang po, mga minamahal. Miski gatuldok lang ang maging hawakan ng kaaway sa ating mga buhay, kaya niyang gawing milya-milya yan. Kaya niyang gawing napakalaki yan sa ating buhay. Kaya niyang agawin ang pagpapala natin. Kaya niyang agawin ang kagalakan natin. Kaya niyang agawin ang kapayapaan natin, mga minamahal. Everybody say amen. Huwag bibigyan ng daan o hawakan ang kaaway sa ating mga buhay. Kaya ano man ang ating isinasagawa? Ano man ang ating gagawin? Ano man ang ating plano? Isang guni sa mahal na Panginoon. Buhay na balakpak para sa ating mahal na Panginoon. Eh, kagaya ng nangyari sa mga Israelites. Di ba? Hindi biro yun na pagkakaalipin. Kung i-detalye yan, i-detalye. Kung i-detail po natin yung pagkakaalipin ng mga Israelites, hindi nyo ma-imagine parang impyerno sa lupa. 400 years. Kaapu-apuan, kanilang mga anak, kanilang mga asawa, kapatid, kanilang mga lolo at lola, lahat alipin sa isang pagkakamali, mga minamahal. Dahil masyado sila nag-alala sa kanilang mga pangangailangan. Eh, delikado eh. Delikado sa isang Kristiyano, masyado nag-aalala sa kanyang kinabukasan. Masyado nag-aalala kung anong kanyang kakainin, anong kanyang darabtin, mga minamahal. Delikado yan. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano nangyari kay Esau? Kababasa lang natin. Na out of blessing. Pagkarami-raming pagpapala ang nakaalaan kay Esau, mga minamahal. Lahat yun nawala. Nagsisi siya sa huli na. Naglupasay siya, kaiiyak, nakiusap siya, pero wala na. Wala na nagawa ang kanyang ama. Mga minamahal, bakit? Nadaya na siya. Naagaw na sa kanya yung dapat ay para sa kanya. Everybody say amen. Marami pang halimbawa sa Bible na nangapahamak ang bayan ng Israel dahil, mga minamahal, ang kanilang tiyan, ang ginawa nilang Diyos, yung kanilang pangangailangan, ang inuna nila kesa unay ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kung nabasa nyo na po sa Book of Ruth, chapter 6 siguro yon. Si Naomi, si Elimelech, mga nakatira yan sa Judah, mga minamahal. At kasama yung kanyang dalawang anak na lalaki. Nagkaroon din ng taggutom, mga minamahal, taggutom sa Judah. Kaya ang ginawa, mga minamahal, ni Naomi, ni Elimelech, at ang kanyang dalawang anak, umalis sa Judah. Everybody say amen? Na kung saan, mga minamahal, doon yung ipinangakong bayan ng Diyos na doon sila maninirahan, iniwan nila. Ano po ang nangyari? Pumunta sila sa Moab. Ganoon din, isang bayan na hindi sumasamba sa Diyos ng Israel, isang bayang makasalanan na sumasamba sa Diyos-Diyosan, kaaway na mortal ng Israel. Everybody say amen. Panahon ni Gideon, yan ang isa sa mga kaaway. Moabites, Ammonites, Amalekites. Yan ang pumuksa sa maraming Israelita. Pero ito si Naomi, ito si Elimelech at yung kanyang dalawang anak na lalaki. Doon pa nagpunta. Ano ang dahilan? Nag-alala sa kanilang kinabukasan. Ano ang dahilan? Nag-alala kung ano ang kanilang kakainin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napunuan ba yung kanilang pangailangan? Opo, napunuan. Pero sa sandaling panahon lang. Alam niyo anong kapalit? Tignan niyo po yung pagsuway, mga minamahala.
pagsuway na umalis sila doon sa bayang ipinangako ng Diyos, pumunta sa lugar na kung saan ay kalaban. Kung saan itong lugar na ito, hindi sumasamba sa Diyos ng Israel. Ano nangyari kay Naomi? Oo, pagdating nila doon, nakakain sila. Sagana, pero sa sandaling panahon lang. Ano ang kapalit, mga minamahal? Huwag na natin basahin. Hahaba tayo. Ano ang kapalit? Namatay po yung asawa niya. Si Elimelech. Namatay doon sa Moab. Namatay din yung kanyang dalawang anak na lalaki. At nag-isa si Naomi doon sa lugar na kung saan hindi siya taga doon, mga minamahal. Kaya grabe ang pagdurusa niya. Grabe ang kanyang kalungkutan. Ito pa, yung kanyang anak na mga Israelita na kapag-asawa pa ng Moabites na hindi po naliniwala sa Diyos ng Israel. Kaya ano nangyari sa buhay ni Naomi? Habag, habag. Anong dahilan? Anong root cause? Bakit naging devastating ang buhay ni Naomi? Anong root cause? Hindi siya kumain at uminom ng nakalulugod sa mahal na Panginoon. Hindi siya sumangguni sa mahal na Panginoon. Pinakinggan niya yung pangangailangan na kanyang physical. Pinakinggan niya yung ano nga yung kakainin niya, ano yung kinabukasan niya sa ating kapanahonan. Hindi niya lang iba, yung iba Kristiyano, iniisip, ano ang aking kakanin, ano ang aking tarap din, magtatrabaho ako, mag-overtime ako, papabayaan ko ang Diyos, saan ako tatalong, sa mananagawain, palalagoy ko muna, ano gusto ko, saan ako maglilingkod sa Diyos. Akala natin, lalo tayong dumadami. Akala natin, lalo tayong pinagpapala na pinabayaan mo ang Diyos, na pinabayaan mo ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Akala mo, lalo ka pinagpapala, hindi mo alam. Diyan ka unti-unting aagawin na kaaway. Ano nangyari? Tatlo na yung binasa natin na sa pamamagitan ng pag-aalala sa kanilang pangangailangan, nangapahamak. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Nagdusa. Si Naomi. Which is, maayos ang buhay nila sa Huda. Konting pagsubok, nakalimutan na ang grasya ng Diyos. Konting pagsubok, nakalimutan na ang Diyos ay great provider. Everybody say amen? Kaya nga, hindi sapat yung naniniwala lamang tayo sa Diyos na He is a provider. Pero sa ating mga plano, sa ating mga gawa, itinatakwil natin ang pananampalataya natin. Everybody say amen? Maraming Kristiyano, busy sa negosyo, busy sa trabaho, hindi dumadalo. Ang katwiran nila, nasa puso ko naman ang Diyos. Kung nasa puso mo ang Diyos, dadalin yung puso mo, dadalin ka dito sa banal na gawain. Hahayaan mo yung negosyo mo dahil ang Diyos buhay, mamagpala, kaya ang lahat. Everybody say amen? Kaya marami na papahamak. Kaya ka nariyan ang Word of God, mga minamahal. Ang Word of God na magturo sa atin kung paano tayo makaiwas sa atake ng kaaway para makaiwas tayo sa salot at sa kapahamakan na nag-aabang kapag tayo ay nagpabaya sa paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hirap ng mga nangyari sa tatlong binasa natin. Naging alipin, nawala ng mana, nagdusa, namatay ang mga loved ones. Si Naomi, hindi madali yun. Kunwari, pumunta ka sa Middle East, nagtrabaho ka doon. Ano ng buong pamilya mo? Namatay ang asawa mo, namatay ang mga anak mo. Anong buhay meron ka? Pagdurusa. Samantalang ang ginawa ni Naomi, nagutom lamang, pinakinggan yung tiyan, kung anong kakainin, pero ang kapalit, pagdurusa. Kaya mag-ingat tayo. Ang sabi ng Bible, whatsoever you do it all for the glory of God. Whether you eat, whether you drink, do it for the glory of God. Everybody say amen? Nakuha niyo na po kung bakit in-emphasize ni Pablo sa inyong pagkain at pag-inom gawin niyo sa kaluwalhatian ng malapaginutan. Maraming Kristiyano sa Old Testament ang nakapahamak nung sila ay hindi naging kalugod-lugod miski sa kanilang pagkain at pag-inom sa harapan ng mahal na Panginoon. Buhay na malakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Philippians chapter 3 verse 18 up to 19. Filipos 3:18-19. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan na ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Everybody say praise the Lord! Everybody say amen? Nakasulat po sa Bible, mga minamahal.
na silang ang kanilang Diyos ay yung tiyan, ibig sabihin noon, yung isang Kristiyano o isang tao na ang Diyos ay yung pangangailangan niya. Anong kailangan ng kanyang anak? Paano yung pangangailangan ng kanyang mahal sa buhay? Anong kanyang darating? Paano yung kanyang pangarap? Kapag yan ang Diyos natin, mga minamahal, ang sabi ng talata, tayo nakalaan sa kapahamakan. Hindi pala success! Hindi pala pagtatagumpay! Nakalaan sa kapahamakan! Kaaway ng krus ni Kristo! Everybody say praise the Lord! Di ho ba, mga minamahal? Hindi masama na tayo may mga negosyo, tayo may mga ari-arian. Gusto yan ng mahal na Panginoon. Pero ayaw niya na gawin natin Diyos-Diyosan ang mga yan. Dahil dyan tayo mapapahamak. Dyan tayo mapapalayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa anong paraan ba natin nagiging Diyos-Diyosan ang mga yan? Malinaw naman po natin pinag-aaralan. Kapag mas matimbang ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, kung ano man ang mayroon na mas matimbang sa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen! Kaya nga ang sabi pala ng Bible, mga minamahal, sa kapahamakan, nakalaan, sabi dito mga minamahal na ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Pero, kapag Kristiyano ka, na ikaw, bagamat ikaw ay maraming ari-arian, marami kang negosyo, may mga napundar ka, at mainit ka naglilingkod sa malabang Ginoon. Napakaganda yan! Masayang-masaya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Spudyan. Hindi kayang sumingit ng kaawa, lalo na't ikaw ay tapat sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Walang mananakmal, walang kaaway, walang kapahamakan ang makalalapit sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, hindi natin na pwedeng ipagpalit ang paglilingkod natin. Hindi pwedeng mas matimbang yung ibang mga bagay kaysa sa paglilingkod natin. Everybody say amen? May kapatiran dati. Hindi ko po matandaan anong outstation. Bata pa po kasi ako noon yung patutuong ito eh. May kapatiran, sa tuwing may banal na panambahan, talagang mapapansin mo siya. Grabe, nakaluhod siya dyan sa gitna. Nakataas ang kanyang mga kamay. Umiiyak sa mahal na Panginoon. Dahil sa sobrang hirap po ng buhay. Walang makain, walang tirahan, walang maidamit na maayos. Kaya ganun yung pag-iyak niya sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ko. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng magandang pagkakakitaan. Yung ma-provide ko lahat ng pangangailangan ng aking mga mahal sa buhay. Nakita lang Diyos. Nakita lang Diyos na siya umiiyak, nagsisumamo, pinagpala. Pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero alam niyo nakakalungkot, nung pinagpala na ng sagana, sobra, hindi na nakita sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ano naging Diyos niya? Yung kanyang tiyan. Ano naging Diyos niya? Yung kanyang mga ari-arian. Ano naging Diyos niya? Yung kanyang mga pangangailangan. Kumayid ng kumayid sa trabaho, baka daw kasi mabawasan siya, baka mabawasan yung ipon niya, kaya hindi na nag-absent sa trabaho, absent sa banal na gawain, pero hindi ma-absent sa trabaho. Ano ang nangyari, mga minamahal? E di, imbis na siya'y pagpalain ng tuloy-tuloy, binawi ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ganun kasi yan. Malinaw ang Bible, kapag pinabayaan mo ang Diyos, itatakwil ka ng mahal na Panginoon. Ibinigay na sa iyo ng Diyos lahat, pinagpala ka, binago ang iyong buhay, binigyan ka ng maganda pagkakakitaan, tapos kalilimutan mo pa siya, mas magiging matimbang sa iyo yung mga bagay kaysa sa paglilingkod mo sa Kanya. Kukunin ng Diyos yan. Everybody say praise the Lord! Sayang yung ating pinagpagalan. Sayang yung ating pinaghirapan. Kaya nga, ang mahal na Panginoon, ang gusto niya, huwag maging Diyos ang ating mga tiyan. Huwag maging Diyos ang ating mga pangangailangan. Unahin mo lagi ang Diyos. Ang Diyos kaya po ang lahat. Mga minamahal, lahat ang ating inaalala, yung mga bagay na hindi natin makontrol. Lahat kontrolado ng mahal na Panginoon. Kaya yung Kristiyano nag-aalala, kasi gustong gawin ng Kristiyano, kontrolin niya yung sitwasyon niya. Gusto ng Kristiyano, kontrolin niya yung negosyo niya. Gusto niya mag-boom, gusto niya dumami. Gusto ng Kristiyano, ma-promote siya agad. Gusto ng Kristiyano, siya mag-control. Kaya napapahamak ang Kristiyano. Hindi mo hayaan ng Diyos ang mag-control. Kaya ng Diyos ang lahat. Ang gawin mo, unahin mo siya. Unahin mo ang kaharian at katuwiran ng mahal na Panginoon ng Diyos ang magpapala sa iyo. Everybody say amen. Everybody shall praise the Lord. Buhay na balakpak para sa ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 6, 31
up to 34. Second to the last verse na po ito. Mateo 6:31 hanggang 34. Kaya huwag kayong magbalisa na magsabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas na ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ng kanyang kasamaan. Palakpakan muna din ang ating mahal na Panginoon. Malakas na praise the Lord! Yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang pinabayaan ng paglilingkod. Inuna yung mga bagay-bagay, nag-alala sa kinabukasan. Masyadong pinagtuunan yung bagay na kanilang pinagkakakitaan, baka daw malugi, baka mapabayaan, inilaan ang oras doon, nakakalimutan ang sikreto. Ang sikreto ng pagpapala, unahin mong kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at lahat ng mga bagay ay idaragdag sa iyo ng mahal na Panginoon. Nakalimutan ng iba. Mga minamahal, nakalimutan. Alam niyo po, mga minamahal, kahit hindi ka magaling sa negosyo, kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka pang managerial position ang kaalaman mo, basta inuuna mo ang kaharian ng katwiran ng Diyos, Diyos ang magpapala sa iyo. Diyos ang mag-aangat sa iyo. Diyos ang magbibigay ng karunungan sa iyo. Everybody say amen! Isang halimbawa, si Simon Pedro, si Bartolome, at nalimutan kayong isa, mga mangingisda. Sa panahon iyon, mga professional silang mangingisda. Inborn silang mangingisda. Magagaling na mangingisda. Sanay sa karagatan. Pero isang araw, wala po silang nahuli. Kahit isa. Ano ang sinabi naman ng Panginoon? Simon Pedro, ihulog mo ang lambat. Sabi ni Simon Pedro, mahal na Panginoon, wala kami nahuli. Magdamag na nga eh. Wala talaga. Pero sabi ni Simon Pedro, dahil sinabi mo, susunod ako. Anong ginawa naman ng Panginoon? Inutusan niya lamang yung libu-libong isda, tunay-tuneladang isda, para malambat ng lambat nila Pedro. Everybody say, amen! Walang pinagkaiba yan sa ating kapanahonan. Kapag ikaw ay inuuna mo ang katwiran, ang kaharian ng Diyos, yung mga customer, Diyos uutusan ng mahal na Panginoon na pumunta sa iyo at tutubukin ka at magpapalay ka ng mahal na Panginoon. Sa kahit anong larangan po yan. Kung nagtatrabaho ka sa restaurant, kayang utusan ng Diyos lahat ng mga customer na sa'yo pumunta para lumaki ang iyong benta. Everybody say amen! Lahat kaya ng Diyos. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon eh, ulain mo ako. Ang aking kaharian. Ano yung kaharian ng Diyos dito sa lupa? Alam na natin. Itong banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Paano mo uunahin? Sapat na ba yung dumadalo ka lang? Number one yung dumalo, syempre. Pero pag sinabing unahin mo ang karya ng Diyos, kalakip dyan na susuporta ka. Kung anong kailangan ng banal na iglesia, susuporta ka, mga minamahal. Everybody say amen. Sa abot ng iyong makakaya. At kapag nagawa mo yan, mga minamahal ko, isang tiyak na bagay, yung iyong tinatangkilik, yan ay pararamihin, palalakihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ayaw mo, kahit sabihin mo, mahal na Panginoon, pagod na ako sa pagbabala, kahit ayaw mo, tuloy-tuloy ang biyaya, ang grasya ng mahal na Panginoon. Bakit? Pangako niya yan. Buhay na balakbak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kapag kayong Kristiyano, inuuna ibang bagay, nag-aalala yan. Sabi ng Biblia, para tayong mga hintil. Ano yung hintil? Yung mga walang Diyos. Kristiyano ka? Buhay ang Diyos mo? Mag-aalala ka sa kakainin mo? Mag-aalala ka sa dinadaramit mo? Mag-aalala ka sa kinabukasan ng iyong anak? Hintil kapag ganoon. Pero kapag may Diyos ka, alam mo ang sikreto, unahin mo lagi ang kaharian at ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Diyos ang magbubuhos sa iyo ng lahat ng iyong pangangailangan. Mula ulo hanggang paa na iyong pangangailangan ibibigay ng mahal na Panginoon. Buhay na palakpak. Hallelujah! Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah!
Ang mga minamahal, yung ibon, ano ginagawa ng ibon? Bakit hindi ginugutom ng Diyos? Hindi naman nagtrabaho ang ibon. Anong ginagawa ng ibon araw-araw? Nagpupuri. Hindi sila ginugutom ng malabang ilon. Ay, how much more tayo na marunong umiyak, marunong sumamba, marunong magbigay, marunong mag-ayuno. Mga minamahal, hindi ba ibibigay na malabang ilong ating mga kahilingan, yung ating mga prayers? Everybody say amen? Alam natin ang sikreto, mga minamahal. Kasi yung mga Kristiyanong inuuna yung mga bagay dahil nag-alala sa kanilang pangangailangan. Isa lang ibig sabihin nun, they don't trust God. Kung naniwala man sila sa Diyos, percentage lang, hindi 100%. Pero kapag ang isang Kristiyano, buo ang tiwala sa mahal na Panginoon. Kapag malakas ang benta mo, kahit linggo, eh linggo yan. Isara mo, pumunta ka sa malalagaway ng ating mahal na Panginoon. At dito, mas maraming ibibigay sa iyo. Mas maraming ipapalit ang Diyos sa iyo. Everybody say amen? O kaya naman, maging wise ka. Kung ayaw mong isara yung negosyo mo araw na linggo, maghanap ka na, magbabantay doon para ikaw narito ka sa malalagawain ng mahal na Panginoon. At ang Diyos na ang magkokontrol ng lahat ng mga bagay. Kasi sabi ng iba, nag-aalala ko baka hindi mapagkatiwalaan. Baka mapabayaan yung negosyo ko kapag wala ako doon. Naku, hindi po. Kapag narito ka sa malalagawain, kontrolado ng Diyos lahat. Everybody say amen! Pero kapag nandun ka, sa oras ng panlalagawain, naroon ka sa ibang bagay dahil nag-aalala ka sa kakailanganin ng iyong physical body, kahit matalino ka pa, kahit magaling ka pa, kahit sanay ka pa sa negosyo mo at pinabayaan mo paglilingkod sa Diyos, may hawakan ang kaaway sa iyo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Last verse po, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 5. Verse 9. Maganda na po ating mga awit, mga malugtog. Ikalawang Korintos 5:9. Kaya't ang aming pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Amen. Everybody say amen. Everybody shout praise the Lord. Kaya't aming namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Yung buhay natin, hindi lamang tayo kalugod-lugod dito sa bahay-sambahan. Magiging kalugod-lugod tayo sa labas ng bahay-sambahan, sa loob ng ating tahanan, sa labas ng ating tahanan. Magiging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos, sa loob ng ating mga opisina, sa loob ng ating mga negosyo, sa loob ng ating mga paaralan. Everybody say amen! Yeah, sabi ng ating pinag-aralan, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon dahil ang mga bagay na ito ang maglalayo sa atin sa kapahamakan. Everybody say praise the Lord. Apply na lamang natin sa ating ordinary life. Sa ating ordinaryong buhay. Kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, habang ikaw ay nagdadrive, dapat yung pagmamaneho mo nakalulugod sa harapan ng Diyos. Everybody say praise the Lord. At tingin yung nangyayari mga minamahal sa mga road range. Mahiinit ang mga ulo. Bakit? Ay, yung kanilang pagdadrive, sagal ang kanila. Yung sa kanilang pagmamaneho, hindi nila inaalay sa mahal na Panginoon, kaya walang protection. Everybody say amen! Di ba? Yun nangyari sa Thailand. Nakakalungkot. Mga minamahal. Kaya nga, sabi ng Biblia, ano man ang inyong ginagawa? So kung ikaw ay habang nagmamaneho ka, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, sinasamba mo ang Diyos. Habang nagmamaneho ka, minemeditate mo yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Kung mayroon man na sanlibutan na sumingit sa iyo, hindi agad iinit ang iyong ulo. Everybody say amen! Kasi you give glory to God. Hindi naiwas ka sa kapahamakan, hindi mo alam yung sumingit sa iyo pala, criminal pala, may baril pala. Eh kung hindi ka, nagmamaneho ka lang ng saganang iyo at hindi ka nagbibigay lugod sa Diyos, maaaring uminit ang iyong ulo at magkasagutan kayo noon at mapalagay sa alanganin ang iyong buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, ano man ang iyong ginagawa, ibigay mo ang kaluguran sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sa ating negosyo, dapat tapat tayo sa lahat ng ating transaksyon. Everybody say amen. Dapat tapat tayo sa ating mga empleyado. Tapat tayo sa ating mga amo. Tapat tayo sa ating boss. Tapat tayo sa ating kapwa.
mga minamahal, kung tayo'y naging tapat sa mga bagay na yan, iilalayo ka ng Diyos sa kapahamakan, mga minamahal, at ikaw ay nakapagbigay lugod pa sa mahal na Panginoon. At doon ka, lalong pagpapalain ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya mga minamahal, lahat ng ating ginagawa mapasa ministry sa ating mga tungkulin po sa banal na iglesia natin, mahal na Panginoon. Do it all for the glory of God. Kung ikaw ay manunugtog, mga awit, kung ikaw ay marshal, kahit ano bang yung tungkulin sa banal na gawain, gawin mo para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody say amen. Kaya sa ating conclusion, mga minamahal, sa ating conclusion, huwag tayong mga balisa. Mga minamahal, lagi nating unahin ang kalooban ng ating mahal Panginoon. Nakita natin, nabasa natin sa Biblia, yung bayan ng Israel. Dahil sila yung nag-alala sa kanilang kakanin, nag-alala sa pangangailangan ng kanilang physical body, na ang kanilang tiyan, ang kanilang naging Diyos. Napahamak po sila. Everybody say praise the Lord! Kaya ano ang lesson, mga minamahal? Kahit anong mang mangyari, mga minamahal, uunahin mo ang kaharian at ang katwiran ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody shall praise the Lord. Habang tayo po'y umaawit.